Okay, tuloy na po natin yung ating pong part 3 para doon po sa ating Gantt chart. So, ang susunod po natin gagawin ay paplanuhin po natin yung activity natin po sa next stage. So, nakapag-work breakdown structure na po ako para doon po sa phase at na-identify ko na po yung mga activities. So, kailangan po i-identify natin yung ating task list. And then, we can now start planning. So, check nyo po yung inyong pong ginawa dun sa inyong activity. So, like for example, dito po mag-start po ako doon sa either mag-start po ako ng earlier or kasabay or after. So, depende po doon sa inyong pong plano. So, for example, dito po, mag-start po ako sa week 6. Okay? And then, kailan ko po gustong gawin yung activity ko dun sa brainstorming phase. Siyempre, kung nag-start po ng 6 week, doon din ako mag-start. And then, ilang araw or ilang linggo ko po siyang gagawin. Like, for example, gusto ko pong yung illustration ay 3 weeks. Okay po? And then, yung prepare communication letter, gawin po natin ito lang 4 weeks. And then, yung communication letter po natin, ay pwede po natin gawin, okay? Sa 6 week din. And then, within 1 week, tapos na po siya. Again, i-double check nyo po ito. So, supposedly, dapat it will take 5 weeks. Kaya lang po, di syempre, nag-overlap dito, mag-plus minus po tayo dito. Okay? Para po mag-match po yung week na atin pong plano. And then, mag-conduct ng interview. So, after po natin mag-letter, so sa 7th week, at yung conduct ng interview ay for 2 weeks. So again, hindi po siya nagmamatch. So kaya ipa-plus minus po natin dito ng 3 weeks para po magmatch. Next, mag-distribute po tayo ng survey. So gawin po natin yung distribution ng survey ay for example dito po sa 7th week 8 week and then gawin natin within 2 weeks time. So again, hindi po siya nag-match, and then a minus plus minus po tayo dito na 2 weeks plus 2 weeks. Okay, so pwede po namang ilagay natin na lang doon. Okay? And then mag-gather po tayo ng relevant form. So gawin po natin 9th week and then gawin natin 2 weeks. Okay? So makikita niyo naman po dito na hindi po siya naman nag-match. So ang gagawin mo ay i-plus minus po tayo dyan. So ibig sabihin po na match na po yung ating plan duration. Okay? So, susunod ay yung actual activities natin. So, syempre, mag-start tayo dun sa target plan natin, 6th week, at kung ilang linggo po natin nagawa. So, ano po natin ay 4 weeks. So, for example, nagawa on na every week, ginagawa mo siya, tapos ina-identify mo kung ilang percentage ka na. Like for example, depende po yan sa pag-assist nyo, or pwede nyo pong gawin. So for example, sa first week, i-divide nyo po by 4. So ibig sabihin, 25% no activity natapos mo na. So, and then, sumunod na week, na 2 weeks ka, and then, 2 out of 4. So, 2 out of 4. So, ibig sabihin, 50%.
Okay? So, siya po yung bahala doon. So, depende po sa inyo. So, for example, 3 weeks na siya, and then 100% tapos mo siya within that week. Okay? So, makikita niyo po dito yung accomplished beyond time. Okay? And then, preparation of letter, gawa mo that week, and then, start at number 6, and then, tapos mo within that week, and then, 100. Okay? So, and then, you start with 7th week, nagawa mo siya in 2 weeks time, and then, 100%. So, makikita nyo po na hindi po siya nagmamatch dito. So, ang gagawin nyo po dito ay plus or minus. Okay? So, gagawin natin minus 1. Okay? Kasi wala ka naman pong time delay. Next po ay yung 8 week. Okay? Natapos natin. And then, within 2 weeks, naka 100% po tayo. Okay? So, again, plus minus po tayo. So, minus 2. Okay? And then, susunod po natin ay yung 9th week. Okay? And then, natapos natin within 2 weeks time. And then, 100%. And then, so, minus 2. Lalagyan po natin dito. So, para po mag-match po siya. Okay? So, ganun lang po kasimple yung paggamit ng ating Gantt chart. Okay?